Apektado na ang bentahan ng Bagoong at Alamang sa Lingayen, Pangasinan dahil sa nakataas pa ring red tide alert sa Alamino City. Ayon sa mga otoridad, posible pang magtagal ng isa pang linggo bago maalis ang red tide toxin sa lugar. Makibalita tayo kay Gretchen Legaspi ng GMA Dagupan. Posibleng tumagal pa ng isang linggo bago maalis ang red tide toxin sa baybayin ng lungsod ng Alaminos. Ayon kay City Aquaculturist Milberth Ferrer, malaki ang kinalaman ng pabago-bagong klima sa pagkakaroon ng red tide. Bawal pa rin ang panghuhuli, pagbebenta at pagkain ng mga lamang dagat mula sa baybayin ng lungsod. Continuous po yung monitoring natin sa market at saka yung pong mga traders natin. Nakatakda naman ngayong magsagawa ng panibagong water testing ang BFAR sa baybayin para makita ang level ng red tide toxin. Sa kabila naman ng red tide alert, malakas pa rin ang bentahan ng talabas sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa mga mamimili, hindi naman kasi galing sa Alaminos ang kanilang mga paninda. Pero sa bayan ng Lingayen, apektado na ang benta ng mga tindero ng Bagoong at Alamang. Natatakot daw kasi ang ilang mamimili na bumili ng lamang dagat. Tinatanong nila kung may red tide, ganun. Yung Alamang. Anong sinasabi niyo? Wala dito sa amin. Doon lang sa Alamino siguro. Kasi pag may red tide, talagang apektado rin ang ganitong klaseng kuwan, Alamang. Pagtitiyak naman ng Municipal Agriculture Office ng Lingayen, walang dapat ipangamba mga mamimili sa kanilang bayan dahil hindi naman galing sa Alaminos ang mga panindang lamang dagat. Kasi ang market supervisor dito, tinitignan naman kung saan galing yung shellfish. Meron silang papel na pinapakita. Gretchen Legaspi, Nagbabalita, Pilipinas.